Hi guys! Welcome back to our channel, Doc Trader PH. And today is July 3, 2020. And as always, we will conduct our technical analysis of the Philippine Stock Exchange market. So, before anything else, this is our verse of the day. But if any one of you lacks wisdom, let him ask of who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. James 1 verse 5. And ayun guys, no, thank you sa ating 443 subscribers and sa mga OFW natin na nakasubscribe na. Again, please subscribe and hit that notification bell. Now, let's get down to business. So, simulan natin kay IDC, Italia Pinas. So, kung makikita natin guys, almost niretest niya yung resistance natin at 2.18. However, nagkaroon ng strong market rejection. At bumaba ulit sa 2.04. So, a little ano na lang, no? A little allowance bago mag-support. So, let's go to our indicators. Check muna natin ang ating moving averages. So, para sa mga bago nakikinig, no? Moving averages, ito yung price ano niya, average niya for the past 50 days or depende kung anong ilagay natin dito. So, sige, try muna natin ng 50. And then, 100. Okay. So, kung mapapansin natin, guys, dito muna tayo sa MA. Mapapansin natin na nagsiserve ng support yung MA 50 niya while resistance at MA 100. Which means, no, onting abang na lang at makakakita tayo ng golden cross. Or an indicator for a bullish movement if magsusustain ang kanyang kahit sideways movement lang. So, let's check our parabolic stop and reversal. Bollinger band na rin for our volatility and our MACD. So, ayun, no? For our parabolic SAR, makikita natin na very bullish pa rin. Nasa baba pa rin ang ating indicator. However, medyo matigas talaga tong MA 100 natin as resistance. Tago mo natin si SAR. For the Bollinger Band, makikita nyo po na nagkaroon ng contraction. Which means na nag-aantay na lang tumahinog to give way to a strong price rally. So, either magtuloy-tuloy siya sa taas, pataas. So, tignan natin yung trend. And ayusin lang natin. So this one sa baba acting as a support and then resistance sa may taas. Ayan, so expected natin, no, if magsa-sideways siya is paliit na paliit yung price movement hanggang sa parang Bollinger band pa, contract na pa-contract hanggang sa magkaroon tayo ng possible breakout. Volume niyan, below average today and our MACD, nagkakaroon tayo ng sideways momentum. Although mapapansin natin sa ating histogram na pabaksak na po dahil meron na tayong lower high. So natin yung trend. Ayan, pababa na ang kanyang bullish momentum. So for the RSI, let's check. Ayan, so RSI natin, dito banda ang ating resistance. Ayan. So, good room pa naman, no, bago magkaroon ng resistance dahil nga nagkaroon siya ngayon ng almost bearish maruboso type of candle natin. So, tingnan natin yung Ichimoku niya. Ayan, so moving sideways, no, within almost within the cloud pa rin. Pero kung iso-zoom natin, ayan, kakaalpas niya lang pala. So, let's wait for breakout, no? Kung may play kayo and ang plano niyo ay buy on support, that would also be good since nasa ano pa rin tayo, consolidation phase or moving sideways pa rin ito. Now, next stock is Metropolitan Bank. So, this one is requested by Richard. So, kahapon, isa sa ating mga subscribers. Kung mapansin natin, nagkaroon siya again ng
Katulad nung kanina, ng rejection pag tama nung price sa resistance area. Now, this candle can represent an evening star pattern. Meaning to say na, once na hindi mag-sustain yung rally niya pataas, pwede tayong magkaroon sa Monday ng bearish candle pababa. If matutuloy na isa itong evening star, no? So, check natin. Again, parabolic star ang ating Ichi tsaka ang ating Bollinger Band. Okay, so in the process of contracting, hindi pa halos, no? Very volatile pa yung price niya sa ngayon, as we can see from our Bollinger Band. And nasa consolidation phase pa rin siya dahil within the cloud si Ichimoku. And as you can see, guys, ayan po, makikita na natin na may isa ng abilugan natin. May isa ng signal dito si Parabolic SAR na maaaring magkaroon siya ng strong rally pataas dahil nandito na po yung kanyang dot sa ibaba ng ating candle. So remember that our parabolic stop and reversal only shows kapag nagbabadya ito ng strong movement or strong trend. So let's check our MACD and RSI. Ayan, kaya naman pala nagkaroon ng bullish signal ang ating parabolic SAR dahil nagko-cross na yung MACD. Ayan, malapit na pong magkaroon tayo ng blue over red, signifying a bullish momentum. So magkakaroon po tayo ng price action if mag-continue yan and matuloy niyang mag-break ito. So again, hindi pa natin to confirm, no, kung isa tong evening star pattern or it's a healthy pullback after 3 days of green candles. For the RSI, still good room bago siya maging overbought. And wala tayong nakikitang immediate resistance, no? For the support, dito tayo banda. Huwag lang muna siyang bababadyaan. Sa 49.07 levels. So check din natin dahil na-curious na ako sa kanyang MA. So for MA50 acting as a support, nasa kalagitnaan ng ating resistance 1 and support 1 si MA50. So mahalaga na mag-hold siya. And ang ating MA100 ay nasa resistance 2, nasa 42.98. So medyo matigas din itong MA100, no? So tignan natin kung magbe-play siya sa Monday. So we have two choices, no? Now, let's go to dito. So, mapapansin nyo guys, no, very trending itong stock na to dahil ito ay isa sa ating mga telco groups and na-delay nga ang kanyang ang kanyang technical rollout na dapat ay July 8. So, dapat ito ang ating internet service provider, no? Or kaya kahapon nung lumabas yung balita, nagkaroon tayo ng malaking gap down around this area. Although nabawi naman siya dahil nagkaroon ng good rally nung mga sumunod na oras. However, nagkaroon na ng matinding sell-off today. So makikita natin na malaki-laki ang ibinaba niya. Tignan natin sa ating sayan. Bumaba siya today ng 11.63% with our highest volume, no? At sobrang taas din ng volume niya. Now, niretest niya ang ating support 1 at 3.02. So, again, marami na tong senyales katulad nung sa ating ibang video na sa overbought na siya ng mga naunang video. So, that's why napaka-importante ng ating ng ating mga indicators. So, para silang warning on what is about to happen. So, let's check ulit yung tatlo natin. Si SAR, si Ichi, tsaka si Bollinger Band, and MACD RSI. Ayan guys, ito yung sinasabi ko yung kahapon, na nagkaroon na tayo ng cross ng MACD, and tumungo na rin ang ating blue line. So, ngayon, meron na tayong red over blue, signifying a very bullish momentum. Ayan, negative na rin ang ating histogram dito, no? Meron na tayong lower low. And then, makikita natin from being overbought, tumama siya dito sa resistance na ito. And very sharp turn of events, bumaba po siya, dire-diretso ang RSI natin, tama.
So, wala pa tayong nakikitang immediate support, no? Dahil tuloy-tuloy, if ever, meron, dito na tayo sa 33 level. Although, malayo-layo pa. So, let's see kung magsusustain ang kanyang support 1 sa mga susunod na araw. Kung mapapansin natin, very volatile din ang kanyang price action ngayon dahil sobrang ano, sobrang laki, expanded pa ang ating Bollinger Band. Although, as always, nandun pa rin siya sa ating bullish momentum pa rin siya, bullish rally kay Ichimoku. However, mapapansin natin na nagbigay na ng signal ang ating parabolic stop and reversal. So, ibig sabihin, nagsisignify ito ng strong bearish movement. Ayan yung dalawa. Okay? Next one is Altus. So, kaka-IPO lang nito, no? And katulad ng sinasabi ko, it's not for the beginners. Dahil day trading ang laro natin dito. And today, full screen. Tingnan natin. Ayun. Malaki po ang drop-off today, no? Meron po tayong 24.05% ng pagbaba. So, for this kind of stocks, ayan po, yung sinasabi ko last time na magkakaroon ng gap filling. And currently, nandito siya sa gap filling, no? Sige, from 5-minute time frame, let's make it 1 hour. Masyadong maliit. Sige, 30 minutes na lang. Ayan, so kung mapapansin natin dito sa ating 30-minute time frame, ito yung sinasabi ko last time na gap. So kung makikita nyo sa nakaraang video, nasa 27.70 and nasa almost 31 pesos yung gap niya. And true enough, nag-fill nga yung ngayong araw. However, hindi pa buo na fill, no? Kalagitnaan pa lang nung gap. So, we are expecting na maaari pang bumaba. Kaya, always dapat maging maingat tayo kapag nag-trade ng mga bagong IPO. Okay, check natin ang ating indicators. Ang ating Ichi at Shimoku, SAR, MACD, and RSI. So, kung makapansin natin, guys, no, dito pa lang, sinanyasan niya na tayo ng parabolic star natin na very strong ang kanyang bearish movement. Masyadong naliliitan pa rin ako sa ating chart. Ayan. And makikita natin, below na rin siya ng Ichimoku Cloud, signifying another reason to believe na magbe-bearish siya. And ganun din sa ating MACD, dead over blue. So, meron tayong selling pressure. However, as we can see from the RSI, nung sumadsad siya sa ating near oversold levels at 30 level, medyo umangat, no? However, ganun pa rin ang bias natin sa kanya, no? Gap filling muna. And let's see if magre-resume nga ang kanyang trend. Okay, now let's go to MM. Another new player in the market. So, set lang natin sa 1R. Ayan. For MM, let's check anong nangyari ngayon at meron siyang As we can see, meron tayong bullish Marubozu, no? However, we have a negative. Negative tayo sa kanya ngayon ng 5.47%. Ayan, currently our price sits atop of support 1. So, tignan natin kung mag-hold yan. However, guys, I want to emphasize again na meron pa rin tayong gaps around this area. This would be our first gap. 2.25 to 2.43 pesos and another gap here sa ating 1.93 and 1.51. So, meron tayong dalawang gap to be filled, no? But let us be guided again by our indicators. So, laging ito yung ginagamit natin for momentum, for overbought, and for the trend. Okay? Ayan.
So for MACD, malakas ang ating selling pressure, no? Kung makikita nyo, tuloy-tuloy din at nagkakaroon tayo ng trend. Price action niya pababa. Nagkakaroon na ng sell-off at nararamdaman niya na ang pressure ng market, no? Dahil mataas pa rin ang market sentiment dito for Mary Mart for having very few na stores na na-open, no? And very congested na rin ang kanyang market. Kalaban niya 7-Eleven, ang All Day, and other convenience store. For the RSI, mapapansin natin na, ayan, down movement pero nagkaroon ng onting bounce. Although wala di pa rin natin nakikita yung bottom niya, no? So let us not be complacent for this one. Ganun din sa MACD and our parabolic SAR, bullish pa rin siya, no? For 1 hour chart. Okay? So let's see tomorrow sa Monday kung magsusustain itong support na to. Kasi ito na yung second day na nire-retest natin ang support. 1 at 3.04 pesos. Now, let's go to Sirtec. Ayan, ang matagal nang inaabangan. Dito talaga sa stock na to, pasensya ang kailangan mo. At currently, nagkaroon po siya ng magandang run today. We have a green candle at nag-gain po siya ng 4.33%. So, kalagitnaan siya ng support 1 and our resistance 1. Again, let's check. MACD, RSI, Lumoble, and our para muna. Okay, and tago muna natin to. All right. For the parabolic SAR, currently for our day, no, hindi pa siya nagpapakita ng strong bullish momentum dahil nasa taas pa ng candle ang ating indicators. Pero guys, kasi ang ating parabolic SAR, hindi siya ganun ka-sensitive, no? Nagpapakita lang siya kapag may strong price movement na magkakaroon ng upward rally or downward rally. For example, this one. Bubilugan natin na nagkaroon tayo ng very bullish na maruboso at this point. So, dun pa lang siya nagpakita. So, sa mga ganito na unti-unting bumabawi, is hindi pa sa kanya. So, if you want to use or increase the sensitivity of this indicator, use lower time frame. And as you can see, for the 1 hour, bullish siya. Pinapakita niya dito yung immediate price movement. Okay, balik muna tayo sa day and silipin natin ang ibang indicators niya. Si Ichi, si BB, and silipin na rin natin kung ano na nangyayari sa Golden Cross. Ito, napakaraming nag-chat. Okay, and this one. So, palitan lang natin yung kulay nito ng yellow. Ayan. So, currently, na masyadong magulo. Ako rin ay naguluhan. Ayan. So, currently, ang ating price ay within pa ng ating Ichimoku Cloud, signifying na magsa-sideways muna ito if ever hindi siya mag-close sa Monday higher than what is the price today sa candle natin, no? So, ayan, within the cloud. So, possible sideways movement. And mapapansin natin for our Bollinger Band na nagkakaroon na siya ng constriction. Okay, so consolidating and constriction. Although matagal na tayong nag-aantay for a strong movement nito. Although may napansin ako today, kung titignan nyo ang number one na broker sa kanya is nagbodega lang na nagbodega today at ni isang trade walang binenta. So, hindi ko napapangalanan yung broker, i-check nyo na lang. So, for the MA, for our Golden Cross, ayan po, nakatungo na ang ating short-term indicator, ang ating MA50, no? So, once na mag-close yan, pwede tayo maka-experience ng downward movement if hindi mag-sustain itong price action and ang kanyang bullish rally na pinapakita niya. Kasi, di ba, kung mapapansin nyo last time, actually, yesterday, sinabi ko na today would be the confirmation candle kung magtutuloy-tuloy siya pababa or magkakaroon ng reversal. And true enough, makikita natin na this could be a sign of reversal, yung candle na yan.
So let's check our MACD and our RSI. So for our, nabuksan ko na pala ito kanina. Okay, ayan. So nagkakaroon ulit ng convergent, no? Convergence for our MACD. So nakaturo na, sa madaling sabi, nakaturo po ang ating blue trend line, ang indicator natin ng momentum sa red trend line. So once mag-cross yan, again, we can expect a strong movement ng price action upwards. Although mapapansin natin, no, meron na tayong higher low ito sa ating negative na histogram. So let's see if mag-play ito at ma-sustain niya itong ating immediate support na ginawa dito. For the RSI, so maganda itong tech kasi sinusunod niya itong ating support and resistance, especially for the RSI. Ayan. So kung mapapansin nyo, ito ang ating resistance. Again, I'll teach you because ilang beses niya nang niretest ito sa area na ito. 1, 2, 3, 4. And ngayon na yung pang fifth time, no? So if ever magtutuloy-tuloy ang kanyang rally, need niya magkaroon ng breakout sa resistance na ito at 52 level of the RSI. Okay, now next stock is Nickel Asia. Wow, currently sobrang taas po ng kanyang volume, no? And we have a very bullish candle today. However, napigilan iyon nang tumama siya sa resistance 1 at 2.01. Although hindi naman ganun kalayo. So check natin indicators natin. So inintroduce ko itong parabolic star, no, sa mga nag-skip and di napakinig nung kanina. I-replay nyo na lang po. So check natin ito. Ichimoku din. And ang ating BB. Okay, for the Ichimoku cloud, as we can see, it is currently above the cloud. Our candle is above the cloud, signifying a strong bullish momentum. And then, mapapansin natin guys na ang ating parabolic star nagbigay na ng signal na this is going to be a bullish move or bullish trend. Ito na po yung kanyang sign. So far, wala pa naman tayong nakikitang nag-iisang sign, no, na hindi nasundan ng isa pang parabolic signal. And then, for our MAs, sorry, that's Bollinger Band. Bollinger Band muna. So, makita natin from expansion, high volatility dito, nagkakaroon siya ng constriction, which is another movement or another term if magsa-sideway siya, no? Pero if mag-continue yung run niya, baka mag-expand pa ito. Kaya kung mapapansin nyo, medyo divergent or medyo paangat itong ating Bollinger Band dito, ang ating signal. So check natin if meron siyang immediate na MA resistance or support that we should be wary of. Okay, for MA50. And then for our moving average, 100. Sama na natin yung 200. So ganito lang mag-analyze ng chart, no? Usually ang chart, it shows the psychology of the market. So as you can see again guys, this one support MA50 acts a support below the support 1. So another support siya, no? Kaya medyo matibay ito. So good entry if ever bumaba pa siya dito. And then today pala, binrake niya ang MA100 natin. Kaya nagkaroon ng strong bullish run. And then nasa ano na siya, nasa resistance 1. So for now, mahalaga na mapansin natin or maging aware tayo na magstay above the MA100 ang ating candle so that MA100 would act as a support. So kung mapapansin natin, meron din tayong MACD cross. Another MACD cross, no? Ayan. So signifying a buying pressure mula sa ating market. At dahil meron na tayong almost MACD cross, check na rin natin yung ALMA. So, tago muna natin itong MAs natin. And then, ayan. So, mukhang good entry pa rin siya, no? Dahil
malapit sa Alma, pero antayin muna natin if ever magkaroon siya ng pullback within the day para masulit natin or ma-maximize natin ang ating profit. For the RSI, we still have a good room. So maluwag-luwag pa tayo, no? Bago magkaroon ng overbought. If ever, ito yung immediate resistance natin na kailangan niya ma-break. So, yung resistance na yan, itong resistance sa ating RSI, same siya ng resistance natin dito sa price action. No? Now, another stock is Jackstones Incorporated. So far, no, all-time high ng volume niya ngayon. And mapapansin natin, guys, we can see a classic pump and dump action ng market. So, nagkaroon tayo ng pumping hanggang 3.57 and immediately, binaksak po nila ang price at 2.30. So, galawang instinct, no? Bago kong makalimutan, thank you pala kay Sir Mark for providing our charting website, no? Dapat pala sa simula next time. So, ayan. 4.17 ang kanyang binaba after a strong and bullish Maruboso candle kahapon. So, malamang nagkaroon ng matinding hype dito, no? Kaya, nagkaroon ng almost pump and dump action. Actually, not almost, no? Pump and dump action talaga. And makikita natin sa RSI, hindi pa rin nagkakalayo ang kanyang price movement mula nung sa kanyang high kahapon. Kaya, mataas pa rin ang ating MACD. Although hindi ganoon ka sensitive yung MACD for price action, mapapansin natin movement dito. Kaya maaaring maraming na hype or nang hype at nagpa-hype. And ito ang kanyang immediate support for the RSI if ever magtuloy-tuloy ang ating sell-off. Remember guys, tuloy-tuloy yung pump dito, no? So hindi pa natin malalaman exactly kung hanggang saan yung baba niya. Maaaring bumalik siya dito sa ating support one. That's why we're gonna consult our immediate indicators. So definitely, ano to, no? High volatility. Obvious naman dahil dito. Although kung makikita natin, nagko-constrict, mapapansin natin sa ating, kahit constricting pa rin yan, dahil nabigla ang ating indicator sa price action, makikita natin, ayan, no, trying to catch up ng ating Bollinger Band for the volatility. So, expansion, yung itsurang ganyan, pataas. And, mapapansin natin na yung current price niya is within the Ichimoku cloud. So, likely, no, if ever mag-consolidate siya within the cloud or magtuloy-tuloy pa pababa. Okay, tago muna natin ito dahil medyo magulo. Ayan, at dahil hindi pa tuloy-tuloy yung pagbaba niya, ang parabolic SAR, bullish pa rin siya ang kanyang indicator. Dahil makikita natin dito, incidentally, nabilugan natin. Ibig sabihin, maaari pa tayong makapag-antay ng another price action. But be very careful and tutukan nyo itong stock na to if i-day trade nyo to. Next one is M-Wide. For M-Wide, as we have said in the past few videos, is nagkakaroon siya ng sideways movement. So, to back up our claims. And then para Michi, BB, and our MA. Okay. Simulan natin sa MACD. For the MACD, mapapansin nyo na sobrang sideways. Almost magka-tabi or magka-dikit lang ang ating blue and red trend line. Sideways movement tayo sa momentum, hindi magkasundo kung this would be a bearish or bullish territory. However, for our RSI, we have a trend line pababa. And medyo sharp po tayo. Although makakaasa naman tayo na within pa rin siya ng kanyang support. Ayan, within pa rin siya ng support and resistance. Although today, sinubukan niyang i-retest yung resistance 1 and nagkaroon ng strong rejection. Kaya isa pang reason kaya tayo nagsasabi na sideways movement siya dahil within the cloud, yung candle natin or yung price movement natin. For the Bollinger Band, very obvious na nagkakaroon ng constriction.
So when we say constriction, pwede pang humaba yan and magkaroon pa ng constriction dito to prepare for a strong price movement, signifying a change in volatility. Okay? So check natin ang ating MA kung nasaan na ulit siya. MA 100 acting as a support just a little above our resistance. Sorry, let me correct myself. MA 100 acting as a resistance just above our resistance 2 at 8.13. And then our MA 50. Asan ka na? Dilim ng iyong kulay. So change lang natin ng yellow. Ayan, acting as a support on support 2. So, mas pinatibay nila yung resistance 2 and support 2. At dahil nandyan nga ang ating acting supports and resistance, malamang mag-sideways nga ito. Okay, for our last stock of the day, Manila Water Company. And today, makakita tayo ng gap, slightly gap up with a bearish candle and bearish momentum. So, it is currently challenging the resistance 1, no? Mapapansin natin, we have a very bullish trend right now. So, let's check for our momentum indicators, for our RSI, again, for the Bollinger, for our trend, parang super trend din yan, na indicator, and then our cloud. Okay, we have a blue over red movement, no? So, nagkakaroon ng high buying pressure and we have a positive higher high sa ating histogram. Signifying na pataas pa rin or interested pa rin ang market. However, guys, be very careful dahil marapit na siya sa overbought area. Around 70 RSI. And we all know na kapag tumama siya malapit sa ating overbought area, is nagkakaroon ng immediate resistance. Like this one and this one. Okay, pangit po yung drawing natin. Ayan. So very, ano na, no? Historically speaking, very tried and tested na itong ating resistance around this area. So, Ayaw naman natin na bumili sa taas and biglang mabuhusan sa baba. Although our volume is good, no? Way above our average, almost times 3. And then check natin ang kanyang moving averages. So lastly, tago muna natin itong ating indicators. So maganda, no? Maganda ang kanyang rally pataas. So, gusto ko lang i-check ito. MA50 acting as a support near the support 1. And then, let's check for MA100. Ayun, kaya naman pala guys, no? Meron tayong golden cross dito. Nag-cross ang MA50 above MA100. Ito po yung cross. So, ayan, indicating a bullish momentum, no? So, sa mga balak pumasok for this stock, for Monday, wait muna tayo if masustain niya ang kanyang bullish uptrend. Bullish na uptrend pa, redundant ulit tayo doon. Sa ating bullish movement and buy on breakout. Again, how would you know if it's a breakout? The price action would be above the resistance 1 with a good volume above average. Or kasi maaari yan siya sa resistance area tayo and malapit siya mag-overbought, maaaring magkaroon ng slight pullback. Para sa mga nakabili sa murang halaga, magkakaroon sila ng take profit. Or taking profit or kung man nila yung kita nila. Ayun guys, thank you for listening. I hope that every one of us would be a profitable trader. And again, as always, may the Lord bless you all.